sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, O Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Iba Poon, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba po, O Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw po ng Biyernes, mahalaga po para sa komunidad natin dito sa Quiapo. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang Espiritu na pumuspos kay San Josapat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa, pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito.
sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sanglilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naaakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggat sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din naman ang panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang mga bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang sarili ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa.
May dalawang babaeng magkasamang gumigiling kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid kukunin ng isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad, sumagot siya, kung nasaan ang mga bangkay, nandoon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing, napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo po'y naniniwala sapagkat pinagninilayan po natin ang ating Nazareno, pasan-pasan ng krus, ang simbolo po ng kaligtasan, ang nagliligtas sa atin ay ang krus ng Panginoon. Sinabi nga sa Ebanghelyo ni Juan, nung kausap ng Panginoon si Nicodemo, kung gaano itinaas sa disyerto ang ahas, kailangan din itaas ang anak ng tao sa krus. Sa sekular na paningin, ang simbolo ng pagpapagaling sa ating Departamento ng Kalusugan, DOH, Department of Health at World Health Organization, ay ang serpente na nakapalibot sa isang haligi. Ito po'y patungkol sa lumang tipan na ang ahas na tanso na ginawa ni Moises inilagay sa haligi. Gumaling ang mga Israelita, lumang tipan, ngunit tayo nasa Ebanghelyo sa bagong tipan. Kung gaano itinaas ang ahas, itataas ang anak ng tao. Si Jesus po ang nagpagaling ang kanyang krus. Kaya po ang kagalingan, matapos na po sana ang ating mahabang kwento sa salot na ito, sa pesting ito, ang krus ang gamot, ang krus ang medisina, ang krus ang naghihinom, ang krus ang magpapagaling sa ating lahat. Salamat sa Kanya at ito'y ating palaging perspektibo. Pagnilayong po natin ang salita ng Diyos, pinapaalala po sa atin na tayo po'y mamuhay na nandyan sa presensya ng Panginoon. Sa Aklat ng Karunungan, babala po ng sumulat na ito na huwag tayong mabuhay na parang walang Diyos, walang takot sa Diyos. Ang iba, eksperto sa mga nilikha, dalubhasa sa mga kinapal. Pinag-aaralan mabuti ang mga nilalang. Ngunit hanggang doon na lamang, akala itong daigdig na ito, mundong ito ay suficiente. Independente tayo sa Panginoon. Hiwalay. Kaya na. Hindi na kailangan ng Diyos. Kung maari lamang magsalita ang kagandahan ng kalikasan, ang mga nilikha, mga nilalang, mga kinapal, tinuturo ang may kapal, ang may likha, ang siyang naglalang sa ating lahat. Hindi mayabang porket matalino tayo, mautak tayo. Kung hindi, alam natin, ito nga, ang karunungan natin ay mula sa karunungan ng Diyos. Magpakumbaba. Magpasalamat. Salamat, Panginoon. Nandito ako dahil sa inyo. Salamat sa ibinigay niyo sa akin. Yan po ang tamang disposition. Paalala lamang po sa ating lahat, baka nakalimot na tayo at namumuhay tayo sa akala natin kung sino tayo. Gayun din po ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Hindi ko po kayo tinatakot. Description po ito ng ating Panginoon sa Kristo. Dalawang tao, lalaki, babae. Isa kukunin, isa maiiwan. Isa'y mapapahamak,
Yung isa naman ay gagantimpalaan. Ito po'y description na namutawi sa labi ng ating Panginoon. Una, nung panahon ni Noe, mga may nabubuhay, marami namang ginagawa, marami namang pinagkakabalahan. Ngunit, nabubuhay sila parang ang Diyos ay hindi importante. Ang Diyos ay walang lugar. May nangangalaka, may nasikaso, may inaatupag. Ngunit nakalimutan ang Panginoon. Si Noe at ang kanyang pamilya na tapat, may takot sa Diyos, pumasok sa daong. At ang iba naman, hindi ko po kayo tinatakot, tubig ang parusa. At nalunod silang lahat. Isa naman yung kabaligtaran na description. Si Lot. Si Lot po ay ang pamangkin ni Tatay Abraham. Sapagkat sa syudad ng Gomora at Sodom, lahat ng kasamaan na pwedeng gawin ay ginawa nila. Hindi na sila natakot sa Diyos. Kung ano gusto nila ay dahil hilig nila, gusto nila, layo nila. Lahat ng pwedeng gawin na kabuktutan, kasamaan, perversidad, ayun, nasaktan ng Panginoon. Si Lot po at ang kanyang pamilya na naging tapat, maliban sa kanyang asawa na lumingon, naligtas. Ngunit yung mga naiwan sa apoy at asupre, natupok silang lahat. Hindi ko po kayo tinatakot. Ah, siya nga pala. Kaya ito ang lingwahe, sapagkat naghahanda na po tayo sa katubusan, kulminasyon ng ating liturgical na taon, pagharap natin sa Kristong Hari, Viva Cristo Rey. At isa pang halimbawa, yung bangkay, yung napahamak, na inuuod, bumabaho, inaagnas, at nandyan ang mga buitre na tutukain at kakainin. Baka nakakatakot ang aking mga halimbawa po. Hindi po. Sinasalarawan ko lang po, batay. Ang mga tapat sa kanya, galak na masalubong ang Panginoon. Ang hawo lamang yung pakikipagkaibigan, yung pagmamahal, yung mapagiti. Kung ikaw ay umiibig, nandun pa yung init ng pag-ibig. Hindi na wala yun, yung original na katamisan, kaugnayan mo, relasyon mo sa Panginoon. At syempre, kung mahal mo, ibibigay mo ang lahat. Hindi ka kuripot. Gusto mo may regalo ka. Syempre naman, mararamdaman ito ng tatanggap na regalo mo kung ano ba yan? Tuwalya? Ano ba yan? Panyo? Alam naman na special. Daman ang dalawa, yung nagbigay at binigyan, di po ba? Kaya nga, pagharap natin, Viva Cristo Rey, ang ating handog, ang ating alay, ang ating bigay, ang ating oblasyon, ang ating regalo. Ani ng isang buhay na pakikipagkapwa at nagtaya tayo. Alam ng Diyos yan. Anak, alam mo naman, ngiti, dama mo, dama niya. At pinagbuklod na pag-ibig. Yan pong katamisan ang ating mabuhay tayo. Hindi lamang yung takot na Diyos. Hindi lamang may impyerno. Kaya Nobyembre ngayon, may impyerno, purgatorio at paraiso. At dahil tayo'y umiibig. Okay na po ba? Yung santo natin, si San Joseph, at kaya po tayo'y katoliko, katolikong Romano, yung ating Santo Papa, Papa Francisco, ang katapatan, ay nasa malayong lugar. Bakit ba tayo? Ano ba yun? Ang layo-layo naman. Wala naman tayong connection. Kaya nga, si San Joseph at nag-alay ng buhay upang ang kanyang Kristiyanong komunidad, sinikap niya, maiugnay, magkabuklod, magkaisa, maging tapat, kinikilala ang otoridad ng Santo Papa noon. May mga kumontra sa kanya at sabi niya, mag-aalay ako ng buhay sa katapangan at katapatan sa iisang pananampalataya. Kaya paalala sa atin,
ang ating koneksyon sapagkat ang Santo Papa, bikaryo ni Jesus sa kasalukuyang panahon. Patuloy po tayong magdasal, mga kapatid. Magkakasama tayong lahat. Yung problema ng isa, hindi tayo walang pakialam sa isa't isa. Tayo'y sabay-sabay, magtulungan. Yan po ang ating marka. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Joseph at nawa po ang ating isinaw sa puso, ang ating isinaw sa isip, ang ating paghahanda. Isang pusong nagmamahal at may handog na maganda, delisyoso at masarap. Meron tayong sorpresa sa Panginoon. Para sa Kanya, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Tugon po natin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Balat katinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at mutil ng trigo. Tugot katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay amin. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na ito ay gawi mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawi mong matigib sa pananampalatayang di magigitla sa paninindigan ng pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahay kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap ng iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo at pagitapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Josapat, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Langit
silang lugar ng di kaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Señor, purihin ka na sa trono. Kanyang hanay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josephat. Kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ipagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa paggandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalin ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit na panong Jesucristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salit ng COVID-19
ang sumakramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 ang sumakramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sumakramdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mong anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa Iyong walang hanggang kalinisan. Iaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa Iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sila naway silayan ng iyong mapanatang nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyang na ikaw ang ibigin at paglilingkuran ko rin bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Ligtas